Upang magkaroon kayo ng ideya, narito ang 10 pinakamatandang tao sa Biblia. Ito ay sina Enoch, Lamech, Mahalalel, Enos, Kenan, Seth, Adam, Noah, Jared, at Methuselah. Ang tanong, bakit ang mga tao sa aklat ng Genesis ay nabuhay ng napakahabang panahon? Ang pagkakaroon ng tao ng napakahabang buhay noong unang panahon gaya ng ay nilalarawan sa mga unang kabanata ng aklat ng Genesis ay tila isang misteryo. Maraming mga teorya ang mga scholar ng Biblia maging ang mga siyentipiko patungkol sa paksang ito. Ang Genesis 5 ay nagtataglay ng talaan ng mga makadiyos na angkan ni Adan, ang angkan na sa pagdating ng panahon ay panggagalingan ng tagapagligtas. Posibleng pinagpala ng Diyos ang angkang ito at binigyan ng mahabang buhay dahil sa kanilang pagiging makadiyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Habang isa ito sa mga posibleng paliwanag, hindi naman particular na nililimitahan ng Biblia sa mga taong binanggit sa Genesis Kabanata 5 ang pagkakaroon ng mahabang buhay. Binanggit ng Genesis chapter 1 verses 6 to 7 ang tubig sa itaas na tumatakip at nakapalibot sa mundo. Ang nasabing tubig na tumatakip sa mundo ay maaring gumawa ng isang greenhouse effect sa buong mundo at siyang humarang sa malaking bahagi ng radiation mula sa araw na tumatama ngayon sa mundo. Maaring ito ang naging dahilan ng napakagandang kondisyon ng pamumuhay sa mundo. Mukhang ito ang pinakatamang paliwanag dahil mapapansin na pagkatapos ng pandaigdigang pagbaha noong panahon ni Noah, bigla na lamang umikli ang buhay ng mga tao. Tila ipinahihiwatig ng aklat ng Genesis chapter 7 verse 11 na sa panahon ng pandaigdigang pagbaha, ang tubig na tumatakip sa mundo ay binuhos sa mundo na siyang dahilan ng pagtatapos ng magandang kondisyon ng pamumuhay. Maari mong ikumpara ang mga edad bago ang pandaigdigang pagbaha at sa mga edad matapos ang pagbaha. Matapos ang pandaigdigang pagbaha, kaagad na umiksi ang buhay ng mga tao. Ang isa pang posibleng kadahilanan ay ang uri ng genetic code ng unang mga henerasyon matapos ang paglalang. Si Adan at Eva ay nilalang na perpekto kaya maaaring hindi pa nagkaroon ng maraming sira ang genetic code ng mga tao. Bago sila nagkasala, sila ay ligtas sa lahat ng anumang uri ng karamdaman. Maaring namanan ng kanilang angkan ang ganitong katangian. Ngunit, sa paglipas ng panahon, dahil sa paglala ng kasalanan, lumaki rin ang sira sa genetic code ng mga tao na naging dahilan iyon upang madaling madapuan ng sakit at umiksi ang buhay ng tao.